Welcome sa Kuya Nick's page. Parang kakasing alimango eh. Welcome back sa Kuya Nick's page, mga sir. And yes, this is our coverage of the FDC. Yan, Dota 2. Yan, sa China. And game 3 na po tayo ng bakbakan, CDEC versus Vici Gaming. Sumahan nyo kami. Kami magiging caster nyo for this game. This is Pilage. And this is Yeah. Siyempre sa mga tropa natin yan nagbe-bet. Na gusto mo abol dito sa laro natin, don't forget na mag-bet kayo sa Phoenix Bet. Use our code LuponWXC. Pag mag-register and pag may katanungan, lalo na pag bibili ng voucher, huwag mag-hesitate na mag-PM sa page. Para... Ba't di mo ngayon gawin yun? Wag. Ayaw mo masira pangalan mo, ha? Ba masira ang digdigan natin. Siyempre, shout din sa ibang sponsor natin bago tayo pumasok sa draft or mag-alas ng draft. Predator, Steel Series, Enervon Active, and siyempre, ano ba? The Armory. Yan, shoutout sa The Armory. Napakaganda yung mga t-shirt natin. And siyempre, available na yung mga Civil War merch natin dyan sa The Armory page, yes, sa Facebook. And pag gusto mo makita yung availability ng sizes, punta kayo sa mas Shopee. Madali. Mas madali nga, no? Just go to Shopee and search for The Armory. Yeah. And also to Wendy's. By the way, yung mga tropa natin dyan from South, may opening yung Wendy's, ano? Paranaque. Ayan. Yeah. Ako kasi taga-South ako eh. Kaya ano eh. South represent. Oo. So, yung mga tropa natin dyan from, ano, from somewhere dyan sa Bikutan, Sukat, Paranaque area or Alabang. Try to check out Wendy's dyan sa, ano, sa Sukat. Nandun ngayon si Kuya D, Kuya Nick, tsaka si Denara. Ah. Yan. Baka abutan nyo pa sila doon. Sakto yun, no? May opening doon. So, baka may mga freebies or something. And baka gusto nyo magpa-picture dyan sa tatlo. Diba? Na, ano na? Diba, baka sa dalawa lang. Doon sa isa medyo, ano ata? Medyo alangan. Alanganin, ha? Oh. Kahit ako, hindi ako papapicture. Magaling mag-cash yun, pero hindi ako papapicture. Hindi, kasi, di ba? Sobrang galing. Sobrang galing mag-cash nun. Walang pero, duda. Lahat na naituro ko, na-apply niya. Mas magaling pa nga sa akin mag-cash yun eh. Kaso walang kwentang tropa, no? Pero hindi ako magpapapicture ito. Baka mami, hindi pa naligo yun eh. Mahirap na. May nadaan-daan lang sa ganun. Okay lang. Hindi makakabawi naman. Walang bawi. Mahirap na. Pero magaling nga caster yun. Si Caster Dayanara. Si Caster Dayanara, sabi ni Aki. si Caster Dayanara pa din. Sobrang galing na caster niyan. Pag gano'n, pag hindi na ako nagka-cast, eh kumbaga nandyan yung legacy. Naipasa ko na lang yung coach. Oo, sobrang galing eh. Diba? Mas magaling pa sa akin. Pero hindi talaga ako magpa-picture. Sponsor din ba natin to? Baka hindi naman Wilkins. Baka yeah naman. Eh, no? Yan. Quent dyan, Intano. Betlords daw. Oh, dami nga. Ito pa ata ito. Isa, may nag-go CDEC. So, nag-ano to, ha? Yolo. Ano bang lamang natin sa ads natin ito? I think lamang dito yung CDEC. Sa ads. Times 4? Sa CDEC? CDEC yan, no? Eh, kung nag-bet ako dito, CDEC ako. Kaso, alam niyo naman, guys. Pero kanina, yung game nung mga nag-bet sa game 2. Oo, palyado yan, mga yan. Oh, no! Wala, nakita ko lang. Parang ano yan, ha? Parang hudyat na yan, ha? Hindi. Hindi ba yan? Pero eto na. Let's try to analyze the drop with CDEC. Ooh, Alchemist, IO, and Lion. Sa kabila naman is SF, Bounty, Hunter. And Shadowfin. I am the Hunter! Ay, iba pala yun. Sorry. Bahala. Ibang game pala yun. Ay, ibang laro ba yun? Alam ko. Urge Spirit. Ang ano dito. Ano sa tingin mo dan? Third pick Shadowfin? So, ano yun? Tingin mo parang pang setup nila sa Requiem. Itong Tidehunter na Miravage. Classic combination, no? Kaya parang pang counter initiate mo sa relocate gang. Kasi kung tingin mo dito yung C-deck, meron silang magandang pang setup doon sa relocate, which is yung Lion. Yung Earthspike tsaka yung Hex. Pero feeling ko, ano to? IO5 support to. Eh, Alchemist kaya? Yung Alchemist kaya yan or... It's either offlane or ano yan eh. Carry. Teka. Minsan na lang kaya... Ano pa ba yung mga pang-buff dito ni Alchemist kung sakasakal? Wala ni Ursa, wala ni Monkey King. Juggernaut, open pa siya. Pwede to. Pwede. Weaver, open pa? Weaver, pwede open to, pa. Pwede to, mag-Alchemist offlane, IO carry. Tapos pick sila ng support and then pick sila ng mid. Ay, oh, pwede. Kasi, di ba? So ito, pero ganun ito pa rin, Windranger. Pick pa rin yung Windranger. Mid na to, no? Pero flex pick pa rin yan. Diba? Pero kasi, sa tingin ko mid na to? Naisip ko lang, kung mag-o-offlane yung Alchemist. Scary IO. First item,
Aghanim Scepter, banat agad doon sa IO. And level, tama, pwede yan. By level 10, ay hindi, by 10 minutes to 12 minutes, 14 minutes, at yung IO is level 15, pataas na yan. Kasi di ba nandun yung plus, ano, yung damage? Sa ano pa yan? Level 20? O, 20 pa. Medyo matagal pa yun. Pero okay lang naman. Pero okay lang. At least yung dire-diretso yung damage ng wisp mo. Tapos infinite pa. Diba? Tsaka, so, for Ayo, hindi na siya bibili ng Aghanim. Oh. Pwede yung gawin niya dito is recta, domi. Siguro domi, tapos malevolence. Pwede rin siya mag-domi to kung gusto niya, no? O, pwede rin yun. Then, para sa tingin ko, domi lang. Then, siguro malevolence, then BKB. Yan, pwede yun yung mga possible na item niya pag hindi na siya yung mag-aganims. Kung carry Ayo to. Mm-hmm. Kasi, yun yung naisip ko eh. Ha? Pwede silang, ayun nga, pwede silang mag 5 Lion, 4 Wind Ranger, or maybe a mid Wind Ranger against sa SF. Kaya yan eh. Oo, kaya naman. Kayang-kaya yan, sa tingin ko eh. Lalo na magka-javelin itong si Wind Ranger. Kasi pag nag-aganims din yung Wind Ranger, mahirapang tumama yan si ano, dahil Windrun... Ay! Windrun lang na Windrun yan eh. Naisip po mo, Ayo Carry nga to. Octarin Core, no? I think Ayo Carry nga to, Ledge. Kasi Ayo Wind Ranger eh. Diba? Pixel na bigla ng 4 na Tuskar, no? Si Inkulayon, 4 Tuskar, offline Alchemist, no? Ah, tama. Oo. Ang ganda na ito, Ayo Wind Ranger. Natin doon, nabasa natin yun. Kasi kung tingin mo, Ayo Wind Ranger, di ba meron siyang si Ayo na Taling Tree, yung attack, chuchu. Ano? Sining, attack tethered? Basta kung sining nakatethered doon kay Ayo, yun na-attack yun din. Yun tinatarget nung nakatethered, di ba? Ina-attack din ni Ayo. So parang mangyari doon is double focus fire. Sa team fight. Pag nakuha ni Ayo yung Taling Tree na yun. Oo nga, no. Diba? Ginawa na yun dati na. And at the same time yung wind run. Sa moving speed. Sasabay ng sasabay yung ano. Hindi mo kailangan ni Cobalt Foreman. Kasi si Cobalt Foreman ang pinakamagandang makapitan ng Ayo eh. So, diba? Ayan. Kere Ayo nga. Oo, kere. Oh, teka. May paan lumabas doon. Pero ang ganda nung ano, set nung Alchemist. Ang angas. Oo, so. Wala siyang gladiator na alam mo may isa battery ng cellphone? Ha? Alin? Naka-full charge. Wala, napansin ko lang. Eh, kasi nawawala cellphone ko eh. Nice. Pero draft-wise, feeling ko maganda yung Vici Gaming pero masakit yun sa CDEC pag napulop nila. Kayang po ipulop yun eh dahil may Alchemist kasi. Sa tingin ko, sa side ng VG Gaming, kailangan nila idaan lagi sa teamfight. Dahil na meron silang Bounty Hunter na may track. I think VG Gaming ako dito sa laro natin. Kahit nasabi yung maganda yung parang on paper, yung IO tsaka Wind Ranger. Tinatawagan, no? Bahala na. Pero draft ay siya ng VG Gaming. Malaas sila sa teamfight, meron silang track. And kung wala naman ditong Ravage plus siguro Magnetize, pwede magsama itong si Bounty, Tidehunter, Weaver para kumuha ng pick-off. Isipin mo, puro minus armor yun. Swarm, tapos Gush, di ba? So, ang last nila sa pick-off, ang last nila sa teamfight. Kailangan lang dito ng Vici Gaming, sobrang ahead nila, and etong si Weaver, magkaroon agad ng MKB. Para sa akin, kailangan na kailangan yung MKB. Para itong si Wind Ranger, kung sakaling si Alchemist, ang unang bigyan dito ng Aghanim ni Alchemist si Wind Ranger, pero nagkaroon agad siya ng early MKB. May sagot agad siya dun sa double Windrun, di ba? Hindi niya kailangan problema yung evasion. Eh, tingnan natin kung mapupulop nila yan. Pero ito, pakilala na natin ang mga maglalabos sa magkabilang kapatan. I'll start on the side of CDEC. One sa kanyang carry IO, Blood for his Wind Ranger, Beyond for his Alchemist, si Shomai sa kanyang Lion, and si Shomai Mai Sho sa kanyang task. And sa inyo ng Vici Gaming, we have Poyoyo o si Erica sa kanyang Weaver PYW on his Earth Spirit. Si Shadowfin ni Ori, ayan, D sa kanyang Bounty Hunter and Ultimate. Uy, yung wag naman bakbakan agad yan. Kitang-kita nila sa CCTV etong Bounty Hunter and DY ay yung tinamaan nung power shot and at the same time, yung Lion, kanyang last hit, mapo first blood niya. Etong si DY. Pero sayang yung sentry na nilagay at think sa gitna. Task. Oh. Alam pa na nandun, no? May si entry dun. So, hindi ko maglalagay ngayon ng wards dyan, siyempre. But result naman, dahil nakuha nila yung first blood. Kaso, wala lang madidiward na obs. So, ito. Si layo, blood. Layo ng wards niya, no? Medyo in-advance dito ng Wind Ranger. Abot ata? Abot ba yun? Ang abot.
Hindi, sentry na nga yun. Hindi, ibig ko nga sabihin, kung maglagay nga dun dun nung ano. Nung sentry? Oo. Ah, yun, hindi ko alam. Kung, kasi siyempre, didiward mo yun eh. Diba? Didiward mo rin yung sentries dyan eh. Baka madamay yung ako ano. Ako ba? Si Pio, si... Pio, yun, isa. Hindi, hindi na ako si... Si, ano dito? DY? Si Alchemist. So, 2 for 2. Bounty sa akin. 2 for 2 bounty. Okay lang. Hindi, walang Grievance Grid yan. Ah, Grievance Grid. Ganyan man talaga pag offline Alchemist. Oo, offline Alchemist. Hindi nagalagay ng Grievance Grid. Hindi priority... Labo eh, no? Hindi priority yung gold, pero namimigay na. Na Alchemist. Oo. Kasi in terms of harassment, kailangan mo kasi yung concoction tsaka yung ano eh. Pero kasi ginagawa dito ng mga nag-offlane Alchemist, ayaw nila maglagay ng Grievous Grid. Kasi syempre, pag offlane Alchemist, ang nilagay mo, Grievous Grid, ang hina masali. Alay kong Acid Spray, malas na sa lane, di ba? Mas makapang-bully ka sa lane and mas madali ka makapag-lasit. Oh! Naku, yun lang. DC. Ngoya, Red! Ako na, ako na, ako na. Ah, sige, sige. Hindi, wala ka to time nit! Wala ba? Oo, to. Sorry, sorry. Okay lang, okay. Ah, meron, meron. Akala ko wala time nit eh. Narinig mo ako doon? Ah, narinig. Diyan lang naman natin siya nagsiyar eh. Ah, okay. Okay. Going back, doon siya sinasabi mo. Yun. So ito si Bean, ito madalas doon na madalas natin nakikita sa offline at Kimish, it's either earn or magbobote, then magte-trades, then agames na. Parang gagawin din na Alchemist Soul Ring. Uy, jo aggressive. Pero pang sa Soul Ring, nagre-radiance eh, no? Dati ah. Ah, tama. So offline nga ito. Parang ganda ng pwesto ng sentry doon ni ED. Na-divert niya yung sentry dito na nilagay ni Lion. Kasi may another sentry na nilagay dito si Lion. Para hindi makapag-pull itong si Bounty Hunter dun sa medium camp. Kamustahin natin yung Wind Ranger and Ori Shadow Fiend matchup maya-maya. Lamang! Sa lasit itong si Ori. Makakalamang talaga yan. Kasi mayroon ng ano yan eh. Necromastery eh. Tsaka manggang-mangga sa simula. So, in terms of raise and the last hits, eh, syempre... Ilan ba yan? Ilan bang attack per damage siya per soul? Dalawa, no? Ah, plus 2 ng plus 2, no? Classic matchup pa. Pero pag Dota 1, nakakita na gano'ng matchup, madalas in favor kay ano, Wind Ranger. Ewan ko lang ngayon. Pero sa tingin ko, medyo favor na kay Shadowfiend. Since madalas magic type yung isang Shadowfiend. And for laning naman, kung medyo may rapan itong si Shadowfin sa lane. Ito naman madalas nakakita natin build kay Shadowfin sa simula. Puro mangga lang, tas lasit-lasit lang. Kumbaga plus na lang yung harassment. Pero kasi as SF, na ang katapat niya range, hero, hindi siya masyado makapag-harass sa race. Kasi syempre parang hirap magpatama nung pinakamaiksing race, di ba? Unlike kung melee. Yung katapat ng Shadowfin, madali na magpatama ng pinakamaiksing race, yung letter Z. Letter Z ba? Atawang letter Z. Z. Yung Z race, X and Z-race. C. Yan. O yung Q, Q race. Ay, oo nga pala, no? Kasi pag QWERTY yun yung Q. QWERTY ako eh. Query, e, double, e, double yun tuloy. QWERTY ka? Q. Pero nung simula ako nag-Dota 1, Legacy ako. Legacy naman talaga eh. Wala namang ano eh. I mean, nung Dota 2. Mineskis. Pagka-transition ng Dota 2, naka-Legacy talaga ako. No, Mineskis, pero Mineskis. Pero explain ko sa'yo ba't ako nag-queer? Ah, sige. Kasi dati sa Dota 2, pag kunyari, Alchemist, ayaw lang. Okay. Buong magkakakuha na naroon eh. Okay, INB na ako. Peaceful naman natin. Sige, sige, sige. Dati kasi, for example yan, Alchemist tapos Wind Ranger. Pag si Alchemist nag-quit, tapos ako yung Wind Ranger, gusto kong kontrolin si Alchemist. Yung hotkey ni Alchemist, pag kinontrol ko si Alchemist, naki-Wind Ranger. Kaya nalilito ako. Kasi di ba yung kay Alchemist, yung first skill nito, yung Acid Spray, letter D yan, di ba? Pag Legacy. Pero wait lang. Delegado ata si DY. Ay, nabuhay pa. Delegado ba si Bendy? Bababatay pa ata si Beyond. Di ba, buhay pa. Natake agad siya. Ano yun, ano yun? Di ba, letter D yung Acid Spray. Tapos si Wind Ranger, yung first skill niya, letter E. E. Ah, di ba? So, pag ako si Wind Ranger, ginamit ko si Alchemist na naka-quit,
yung acid spray ko, letter E. Hindi letter D. Kaya napakwer ako. Kaya kasi nahirapan akong mag-control ng hero pag nag-quit. Para, eh, diba, wala lang, nakasanayan ko lang. Like, for example, Blink, B. Diba? Eh, di ba ngayon may, ano pa, lalo na yung mga dagdag na, na skill, pag sa mga talent tree, yung mga legacy players, mas lalo nahihirapan eh. Pero totoo, hindi ako marunong mag-invoker. Ha? Ah, Dota 1? Ang alam ko lang na skill na invoker sa Dota 1 is, ano, Deafening Blast. Dapat letter yun sa, ano, letter B ata yun eh. Hindi, pag, QWE. Hindi, min, pag pipindutin Deafening Blast, pag gagamitin, alam ko letter B ata yun, pag legacy. Diba? Kaya nga, ang point ko, mas hirap ka kasi, no? Oo, yung kumbaga, ganun lang, QWE. Kasi pag isang ganun mo lang, isang daan lang ng daliri mo, diba? Magka-out. And hindi ko, hindi ko kabisado yung mga, ano, yung invoke, yung invoke, noong time na yun. And diba nung Dota 1, maraming masyado. Ah, tama, tama. Parang nasa 16 to 20 skills ata, diba? So, mahirap pero talaga. Pero di ko naabutan yun, yung mga dagdag na skill ni invoker. Nabutan ko lang yung invoker na yun. Yung sampu. Oo, yung sampu lang. Hindi ko naabutan yung dating skill. Pero nung sa Dota 2, maroon, eh, ano na ako. So pag naging invoker ako, nagko-QWERTY ako. Ah, QWERTY. Ayan. Para hindi masyadong mayroon. QWERTY, may po QWERTY. Aha. Pero legacy sa'yo, iba. Pero ito, si Beyond. Oh, tamang. Ganun huh? Nagawa ng play nila. Ba't siya nagkaroon ng 32? Eh, naka-Jinada. Sino? Jinada. Eh, Bounty. Minakagol yun ah, pag umatake. Hindi ba, hindi ba sa Alchemist napunta? Hindi, naki-Bounty. Ah, baka naka-deward ng sentry. Ah, okay. Kaya sabi ko, nag-deward ba? Baka sa sentry. O naka-last hit? Kaya sabi ko, oh, esakto nag-proc yung Jinada. Sabi ko, oh, baka pa ito si Jinada, may naaago ka. Grabe ka naman. Griddles, griddles, grid ka talaga. Ayan. Ang sabi niya. Ayan. Ah, pero ito ah. Si Vlad. Naku po, sayang rotation dito ni Ori. Nabigyan siya dito ni isang mabilisan ni Vlad. So, nice rotation naku, dito yun, for win rate. Snowball! May tag team ay, na-dispel ata nung, ano, nung Kraken. Oo, oh, na-dispel agad yung stun. Di siya na-stun eh. Parang wala lang. Ah, si ano daw, Victoria, tsaka si YDS. Hindi, okay na yun. Tawagin na natin siya si Shomai. Oo, wala nga. Basta ganyan, si Daniel, ang tawag niya si Bahay at Lupa. Kasi di ba bahay daw yung pag-inakaganon sa ato. Diba? Okay na yun, masandado natin sila. Dapat pag ano, magpalit sila ng pangalan pagdating nila ng majors. Oo, oh, hindi yung tayo pa mag-a-adjust. Hirap basahin ng mga ganyang pangalan. Pero yung main reason, hindi, ako gustong-gusto ko nanonood ng Chinese Dots. Hanggat kaya ko nanonood ako. Ang mahirap i-cast kasi sa pangalan. Yung pangalan. Hindi, lalo na pag ano, pag di kilala yung team. Ano kung ako, hindi ka mahihirapan. Tapos pala sa Liquipedia, yung pangalan nung itong pangalan, ang hirap basahin. Kaya magsasabi ka na ng mga ganyan. Hindi nila kayahin si ano. Sino? Mape, favorite na yan. Toronto, Tokyo. Panis. Yeah. Diba? Toronto, Tokyo. Romeo to Toronto, Tokyo. Real quick. Ay, pero Ravage. Ang ganda ng Ravage sa dalawa. Nandito na rin yung SM. Magre-requim kaya ito. There's the snowball. Let's see. PYW. Intro ball. Naku, napalalim ata yung kanyang Earth Spirit. Naku, si Ori. And pati yung si SF. Hindi pa niya napatay. Ay, di pa napag-gash. Si ano. Hindi niya pa napatay yung si... Yun nga. Yung isa. Tinumahan pa ng Earth Spike. Yung mo, boy na boy yung Tuskar, oh. Gusto ko makailang for that XP. And dalawang power shot yung nabitawan ni Blood doon. Double kill. That double kill. Diyos ko po. Ay, ay, ay. Sayang mga rotation dito yung SF. Hindi siya masyado na mag-focus sa farm. Ang weak nga eh. Hindi ba pag SF ka, lalo na ngayon meta, medyo idle ka muna sa simula. Hindi ka masyadong gumagalaw. Farm ka lang, hintay ka ng Yules, then siguro Dagger or Yules, BKB sa agagalaw or kukuha ng kill. Or kahit Yules man, medyo mahirap ka lang pag Yules lang dahil pwede ka ma-lockdown pa rin. Pero ang weird nung ginagawa dito ng Shadowfin, hindi siya nagpo-focus nag-farm, nagpo-focus siya sa rotation, and dalawang beses na siya nag-rotate dito sa may baba, lagi siya nabibigyan. Nako, sumalo na sa nabakbak na Wisp, etong si Old 11, and tinaga sa likod, nito ni ano, ni show my rice. And ba nangyari yan? Itong offlane alchemist, hindi na pa punish. Ang black, naku na stun pa! Or napigilan nila yung rolling boulder, another stun from that earth spike tag team, and double kill yan para kay show my rice. And for alchemist, hindi na pa punish yung greedy pick dito.
ng CDIC. Free farm na free farm itong si Alchemist. And may isa na siyang component dito ng Aghanims. Which level is 3. Yung Axe? Level 4 na. Yung ano niya, yung Grievous Creed. Ako na, ano, mabilis level 8. Ang taas ng level dito ni, ano, ni Alchemist. And ganun din, hindi sila nag-unstable, no? Mm. Dapat kasi nag-aalaga yan at least level 1, no? Pero gusto niya na mag-focus lang dito sa farm. Kaya ang ginawa niya dito. Siguro, no, no. Parang okay lang naman na hindi... Uy! Naku- Uy! Nakapag-focus pa! Wow! And good shackle! Solo kill! Four blood! Grabe naman yung play doon ni Windranger. Ang bilis ng kamay! Nagpanggap lang na hindi ko nakikita, pero nakita ko pala talaga. Dun, yun isa sa mga ano, heroes na maganda may Ironwood 3. Si Windranger, si Marsh, tsaka si Timberso. Oo. Yung tatlong yan. Sobrang ganda na may... Ano, lalapagan mo, tapos Whirling Death, no? Kaya lalapagan ng puno, tapos Spear of Mars. Matik kabit sa puno. Shackle, no? Sayang mo, ho? Sino pa? Trent! Ah, Trent pa pala. Meron pa! Sino? Yung. Pero 9-3 yung ating score. 4K gold. Alam ko naman talaga meron. Meron pa? Wala. Oo, oh, wala ko meron pa. Kuya Ren, meron pa? Sino? Yung. Sino daw? Oo, oh, Lion. Lion? Bakit? Kaagatin niya yung puno? Wala na. Magtatago sa puno, no? Oh? Lion siya. Diba? Puro ay, mobility. Anong hayop yun? Yung umakit sa puno? Ah, tama, Hoodwink. Ah, si Hoodwink, oo. Oh. Dahil doon sa tier skill niya, yung ano, Scurry, Scurry ba yun? Scurry, Scurry. Apricot shot. Ah, tama, Monkey King pa pala. Pero sila yun, okay nga din yun. Wala, magtatago lang sa puno. Anong hayop yun, yung magtatago sa puno? Ay, umakit sa puno? Oh, pero wait lang, old 11. How are you doing, Ravage? Sa dalawa, pero power shot. Isang malupit na power shot. Hindi, kaya yan eh. Pero Earth Spike. Uy, Magnetize ginamit dito kay Show My Rise. Pero looking na hagip pa ng bahagya etong Lion. Pero babalik siya sa gitna ng labanan. Kaso walang mana. Pababagaling kaya. Beyond. Lalaban na. There's the, ano ha, Chemical Rage. And mapapatay nila yung Earth Spirit. Asa na yan si Puyoyo? Asa na yung Puyoyo na yan? Sige. Kaya tignan mo yung Adams dito na Alchemist. Unti na lang. Pabibigyan ng Aghanims etong si Tropang Ayo. Ah, tama, Monkey King. Yan, sige, sabi dun sa ano, si Unggoy. Iniisip ko yung hayop na umakit sa puno. Umakit sa puno? Na, parang ano din, kapamilya ng... Butanding! Kapamilya ng lion. Ay, pero yun lang, nabigyan na naman. Eh, dun si... Sabi nung kapitbahay ko, butanding daw, nakakita daw siya ng butanding sa puno. Eh. Walang nap. Sa Quezon. Iisip ko, paano napunta yun? Sige na nga, kung yun ang gusto mo. Kung kakita ko yun, nakakatakot naman yun. Butanding nasa puno. Diba? Ayun yun, naalala ko. Leopard. Di ba tumakit yun sa puno? Oo. Oh, nocturnal yun. Aray ko! Diyan, nabigyan. Pangatlong tent na yun, di ba? Ni Sharupin. Baka mag-snowball dito yung CD. Hindi, ganyan-ganyan yung kanina, pero BG Gaming was able to hold their ground kanina. Pero isipin mo kasi medyo greedy in draft dito ng CDIC and malakas dito sa teamfight yung BG Gaming. Pero wala pa tayo nakikitang 5v5 teamfight for the side of BG Gaming. Puro ano lang parang pick-off. And gusto ko yung gagawa dito ng CDIC. Focus lang sila sa pick-off, hindi sila masyadong team-teamfight. Ah, alam ko na. O, sabi dito ni John Luis Riveros yung puno, yung ano, hayop daw na umakit sa puno. John Luis Aguilar Riveros yung tawag, sabi. Pero eto. Paano natin ang tropa niya yun, ha? Naku po. Patay, yun Lion. Ganda lang ang ginawa nila. Nakita mo? Nung alam na kayo. Nakita lang, ha? May track kill pa. Snowball. Walrus punching. Sa pull na naman. Nung power shot. Pero si once yung makakapatay nun. Eto na, nag-work na yun. May ayaw Kevin, eh. May Aghanims na yun, eh. Sipin mo, 13 minutes, Aghanims. May Domi pa. Ang madalas, nakikita natin timing ng Ayo, mga 18 minutes ni Domi Aghanims. Kaso 13 minutes, sobrang bilis. Hindi, biro lang din, John Riveros. Sabi niya kasi si Pilaj, sabi ko hindi ba siya. Ayan, biro lang. Ayan. Ano sabi niya? Anong ibig? Alam mo dati, ano ko yan eh, yung number dun sa baba ng BG Gaming. Alam ko pag TI yan eh. Ano yan? Yung di ba yung kapag nagtitipi ka or yung parang pag kumakampi ka, yun yung number na yun sa ilalim ng logo ng BG Gaming. Hindi ko pansin. Di ba yung BG Gaming logo? Ayun yung 56. Nakakalimutan ko. Hindi ko rin alam yan eh.
Dati, ang akala ko dati, ayan yung ano yun sa TI. Yung pag nagsusupport ka dun sa team na yun, di ba yung sa cards? Yung para may mag-TTP. Ay, yung pag nag-TTP ka, oh yun. Yun yung akala ko dati. Pero actually, sa tagal ko na rin nagdodota, hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung anong number yan. Baka mama yung ping ng mga players yun. Yung average ping. Hindi ko alam eh. Yan. 16-6. Ay, sa mga tropa natin, no, dyan, ay, no, medyo mababa na yung supporter count natin. Baka naman. Baka naman paabutin natin 400. baka naman. Tabangan ni Boss Alo. 376, paabutin natin yung 500 this month. Baka naman. 99 pesos lang. 99 pesos lang? Oo nga pala. Oo nga pala. Oh, okay. And, sa mga team YouTube natin dyan. Membership! Kaya mag-subscribe na kayo sa amin. Pero grabe no, ang busy na mag-rush 15 minutes mi rush. Eh nakaayo pa tong ano, atong Aghanims, tsaka yung Aegis. So lalong mahirapan sila dito pumalag dito sa CDIC. Pero nakaka-push pa rin naman kasi itong ano, itong BJ Gaming. So ay wala siyang key, na Kuya Reb. Oo, no. Nadisi pa tayo. Guys, again, yung K, hindi po yun yung K na pang-aasar. Ang tawag lang po natin doon is K. Kasi po yun yung hotkey namin. Para mag, ano, para mag-clear yung, ano. Taban eh. Wala lang, natatawa lang sa view. Diba? Yung pusa sa Everedy, sa building umaakyat. Totoo ba? Yung ano? Yung ano daw? Yung pusa sa Everedy, sa building ba umaakyat yun? Yung Energizer Rabbit niya, hindi na tumigil sa kamatcha eh. Leopard din ba yung sa Everready na logo? Hindi. Ano lang yun? Itim lang yun. Parang Panther ata yun eh. Hindi. Oo. Oo nga pala! Ayan, buti umabot pa tayo. Kala ko kasi ba mag-early call ng GG itong ano eh. GG Gaming eh. Layo, buti hindi pa. Layo pa sa civilization. So 17 minutes. Second Aghanim Scepter for the Alchemist. Kanino? Pag itong Windranger. Oo, matik nga. Pag itong CDIC nakakuha ng Bullwhip, matik. Talo na. Makakuha lang silang Bullwhip. Wala na. Ano yan? Tapos na lang. At saka pag nagka-octarine core. Pag nagka-octarine yan si Windranger. Hindi. Malabo naman siguro na parang... Third or fourth item? Only wind run yun. Hindi mo mahuhuli sa teamfight yan. Plus, syempre, yung evasion kasi nung ano. Kaya nga diba sabi ko kanina, pwede yun. Dahil yung SF, kung hindi magma-magic build yan, plus the Weaver, yung kanyang right click. Diba? Pero sa tingin malabo naman. Mabilis mo maiiwasan yan. Tapos yun nga, yung focus fire pa. Diba? Meron ka pang tether focus fire. So, mahirap talaga yun. Kasi tingin ko lang malabo kasi di ba nakikita natin pag Windranger na siguro bibigyan ng Aghanims. Ano madalas na binibig or kung siya yung bibigyan ng Aghanims? Siya ng pangalawa? Tingnan natin. Angkat na yung network niya eh. So nasa kanya na eh, pangalawang Aghanims. Laki ng pagkita. Nakko na, ispatan pa nila. Itong si Tusk and si Lion. Magnitus, grabe, nagamit pa. Pero Blood, with the focus power kay Old 11, he's sakit. In trouble. He's down for the count. Double kill for the Windranger. Bueno, weather equim, there's the fear, numbers down. At yun ang sinasabi natin, double kill yan para kay Shadowfin. And they want more. Ay, gusto nila rin ito, eh, itong si Wants. Boy. Nice patience dito for Ori. Kumbaga, hintay niya na mamatay itong dalawang support, tapos umakita nga, granto si Windranger, and nabigyan ng isang mabilis itong Windranger dahil sa combo niya. And nakapo, talaga ako dito, si SF or si Ori. Nananakit siya dito sa mga Spirit Balls. And patay siya dito. Even si Bounty pero nabuhay pa. Hindi natin kung makakaisap pa sila dito. Then, pero patay yung dalawang core nila eh. Oo. And nag-barback ba dito si Ori? Ah? Naku, napilita na nga. And Old 11, naku, snowball in. Hindi niya alam, may tao pala dun. Debated si Kuya mo Old 11. Naku, dalawa. And once you're getting a triple kill, na finger of death pa. Buti nga pa, Jules. Dito nakakatama. Ay, nakapagagarap. Shuriken toss. Hop. Uy, joke lang pala. Grabe naman, dumating bigla yung Windranger doon. Patay mo. Yeah. Patay mo. Eh, pinagagalaw-galaw niya lang yung Wisp eh, no. Pinapagalaw-galaw niya yung mga ano niya, mga bola-bola niya, mga balls niya.
So, 12k yung kalamangan dito, hinahabol pa dito si Earth Spirit. Wala, dispute mo, sobrang bilis ng Ayo tsaka Windranger. Parang second game lang din, Spirit Breaker tsaka Morphling yung nakikita natin. Sino kaya ang mas mabilis? Si Windranger at Ayo o si Spirit Breaker tsaka si Morphling? Pabilisan sila, no, tumakbo. Ang dalawa. Grabe naman this game. Pero pag nagkaganos kasi, I think mas mabilis yung, ano, yung Windranger. Mabilis yun, no? Wala siyang K eh. Ah, yung ano, yung galaw ng camera. Parang ang gaspang, no? Hindi smooth. Oo nga pala. Oo nga pala. Sa mga team YouTube natin dyan. Meron na tayo. Membership. Meron na Alchemist. Di ba madalas nakikita natin pag nagbigay siya ng first Aghanims or second Aghanims, amatik ang binibili niya, Mike. Solar Crest, Vladimir's, o Dagger. Pero BKB agad yung first item dito ni Alchemist. Nag-defensive item din muna. Kailangan kasi naman kasi mapatay siya. Tama. Kailangan siya ng BKB dito para di agad siya ma-burst down. Kasi, buti mo, syempre, may Ravage, may Magnetize, tsaka may... Sorry. Natawa ako sa comment ni Will. Ayun, viewer natin ito pag madaling araw. Ang weird makita si Pillage nung di pa pasikat ang araw. Easy ko lang! Well, thank you at napapansin nyo nandito. Ay, 3-man Ravage! Yung 3-man Ravage at mapapatay nila yung Lion dito. There's the Snowball. Papunta dito kay si Oy! Naku, yun ganun lang ang sakit nung Wisp. Level 19 na yan. Mamaya, mga harabas pa yan pag nag-20 na. Ang pag-asa na lang nilang manalo dyan kung magkakamali ng pindot ng talent. Okay, magkaroon na MKB itong si Weaver. Oh, double kill. Four Wind Ranger. Oh, binuman. At this point, nakikita ko na lang dito ang solusyon dito ng VG Gaming hindi ba si is... Ay, hindi. LGD pala si Ami. Struck. Hindi. Sa LGD, ang nandun si... tama, si Ami pala. Oo, si Ami. Ang nakikita ang possibility dito ng comeback ng VG Gaming is magandang team fight. Pero kung di talaga ma-execute yung magandang team fight, pick off na lang din, track kill, then for item siguro, kailangan na magkaroon ng BKB, MKB, etong si Weaver. And itong for Shadowfin, siguro BKB plus Go Scepter. Kasi kung mag-pop man siya ng BKB, mamamatay naman siya doon sa Focus Fire. So I think kailangan niya rin ng Go Scepter. O shoutout ko lang daw yung sarili ko from Melbourne. O shoutout sa iyo! Sa aming Jonathan Flores, ha? Ay, ano, ingat kayo dyan sa mga taga-Melbourne, ay taga-Australia, tsaka sa New Zealand. Bakit? Kasi may earthquake dyan, 8.2. Ay, nakita ko, may nag-status na, ano. Ingat kayo dyan. Nakaibigan ko. May nagkaroon ng parang notif dun sa phone nila na may, ng parang mga tsunami. Tsunami warning, Guys, mga tropa natin dyan, ha, from, New Zealand and Australia, dyan sa Land Down Under. Ay, mag-iingat po kayo, ha, lagi. Sundin nyo lang po lagi yung mga basic pag ano, pag nagkakaroon sa kuna. Para, ingat lagi. Parang text ng government dyan. Mm-hmm. Kung nagtitext man lagi. Yung NDRMMC sa Australia, pansinin nyo. Grabe ka si NDRMMC. Pati sa Australia. Australia. Pero ito si Puyoyo, umabot naman yung kanyang BKB to save himself. Delikado pa nga si Ori dito. And Ori sumabog naging anino. And old 11, tamang sayaw lang siya dyan. And babalik na nga agad yung dalawa sa pinanggalingan nila. Pero PYW with the rolling boulder. Pero meron din ako dyan. Snowball, rolling boulder. Hindi nila napikilan. Pero still, mapapatay pa rin nila. That's a double kill for the Wind Ranger. Kasi yung dalawang tatlong core, hindi pa rin nila napapatay. 12... na 11-1 itong si Ayo, 12-1 naman itong si Windranger, pero mo nabati ata ni Dante, pero hindi pa rin. Masakit na yung damage, hindi kaya ng Tide Hunter, so tatlo ang patay sa side ng VG Gaming. And level 20 na itong sa Ayo, so nakuha niya dito plus 60 spirits, hero damage. Membership, ayan, at nakakuha na nga dito yung, oy, tinipe na pala yung GG. Oy, teka lang pa ako. Grabe nga yung ano patay. Hindi ko alam. Guys, sorry ha, guys. Hindi namin alam kung ba't hindi namin nakikita yung GG. Pero, lately, I think sa server lang ata. Oo, lately, dun sa mga Chinese dotes na napapanood natin, eh, hindi natin talaga nakikita na, ay, nag-GG na pala. Oo, so, nasa surprise lang tayo. Pero, wala. Nangyari dito sa side ng VG Gaming, di nila na-punish itong Alchemist. Di, parang naka-free farm. Isipin mo, 1-0 yan. So, talagang free farm. Siya nga pinakamaraming lasit dito. And, kung tingnan mo,
Win condition dito sana ng Vici Gaming, kung di man nila mapanish itong si Alchemist, mapanish man sana nila itong si Ayo at si Windranger. Kaso kung titignan mo, 12-1 itong dalawang coach dito ng CDIC. Maganda rin yung performance dito ni Ayo, free farm siya sa may baba. And for Ori, every time nag-rotate siya sa may baba, nung laning phase, di ba? Hindi siya nakakuha ng kill, nabibigyan pa siya ng Windranger. Ang ginawa dito ng Windranger, parang farm lang sa mid, tapos nung nakita niya si SF, gumagalaw-galaw sa mapa, saka siya nagtitipi. And every time na magtitipi itong si Windranger, nakakuha niya itong si Ori. Kaya kung tingin mo si Ori, wala siyang ano dito. I mean, may dagger, child siya, pero wala siyang BKB, kaya ang dali niyang patayin. Ano siya, glass cannon, parang glass cannon build yung gusto niya. Sobrang fragile na. Well, glass cannon nga yan. Ayaw nga, gusto ko yan. And masaya yan. And ito namang Alchemist, ayun nga, ano lang, nagginawa niya lang yung role niya talaga, di ba? Na nung nakita natin yung Alchemist IO, parang di ba nga sabi ko nga nung una, oh, pwede nga to. So, binigay naman natin yung insight natin doon na pwede to. Hindi mahihirapan. Tumama naman prediction mo, di ba? Hindi naman siya mahihirapan na kumuha ng Aghanim Scepter ito, yung si IO. So hindi siya talaga magpo-focus siya mainly sa pwede siya mga defensive item eh. 'Di ba? Hindi na nga siya nag-domi oh. Instead anong ginawa niya? Nag-domi. Pero tingnan mo yung mga build niya, Malev, kung ano, 'di ba? Hindi talaga nag-aganims. Hindi lang umabot yung heart. But still, it's all good, 'di ba? So 'yun ang ating cast mga sir. Maraming salamat sa mga nanood and it's already 7 PM so, and I think it's time, guys. Lipat na kayo sa kabila, Lupon Civil War. Naka-live na yun, matik yun. So, dipat na kayo doon mga sir. Ang ating game doon is Solid Pushers versus 150B. Yung mga nag-aabang kay Datu, ayan, maglalaro siya ngayon. Yun ang sabi niya sa akin. Yun ang sabi niya sa amin. So, maglalaro si Datu. So, yung sa mga nag-aabang, ayan. Tingnan natin, magpapakita ang gilas yan sa 150 may mamaya. And kami rin naman, kami dito manonood. So, maraming salamat mga sir. Kami mga naging kaso nyo for this game. This is Pillage. And this is Dan. And kami papaalam na. Bye mga sir. Maraming salamat.